Good day mga sir. Ngayon, magpapalit tayo ng break ng ating mountain peak striker. Bale, umorder ako sa Shopee ng hydraulic brake sa Joss and Cut Cyclery. Bale, mag-unbox muna tayo para sa bagong hydraulic brake natin. Bali, ang pangalan, ang brand ng hydraulic brake na in-order natin ay Ferrino. Ito, at titignan natin kung ano ang nasa loob. Ito, may sticker kung saan ako nag-order nito sa Shopee. Kung gusto nyo umorder, ito lang, search nyo sa Shopee, kikita nyo to. At ito ang laman ng ating brake, Ferrino RC05. Maganda siya. Okay, subukan natin dito sa ating road bike para maganda-ganda naman ang ating preno. Kasi yung stock na preno ng Mountain Peak Striker medyo mahina. Hindi masyadong maganda ang kapit, kaya kailangan nating magpalit kasi delikado. Ito, ang laman. Isa, dalawa, tapos mayroon pang mga kasamang mga bolts para sa ating brake, and meron din siyang parang ano to tawag dito, flat mount ba to, adaptor para dito, lalagay natin dito siya. Okay, mag-start na tayo. Una, tanggalin muna natin itong lock dito sa dulo ng cable wire. Wala pero magamit ko pa rin mamaya. And pangalawa, mamit tayo ng 150 cm tools Allen wrench para tanggalin natin dito. Lugan natin para tanggal natin ang cable wire. Yan. Yan na, natanggal natin ang cable wire. Then na tanggalin naman natin tong brake caliper. Kuha lang tayo ng Allen wrench na sakto dito sa size na to. Thank you.
size pala ng Allen wrench ay 150mm, 4x150mm. Tabi natin yung mga tornado na tinanggal natin, tabi natin. Next, tong baba. Yan. Look. Nulin niya sila natin ng konti. Tapos try natin kabit po. Adapter niya kung sakto. Put, sakto naman. Tapos yung mga bolts at nuts, may mga nuts naman siya dito para sa holder niya. Tapos kabit na rin natin itong ano, itong post mount sa kabit muna natin dito para ano, para kasi apikin na yan mamaya, hindi na natin may kabit pagka ay nahulog, pagka ikakabit na natin dito kailangan mauna muna natin ikabit itong adapter na to dito sa brake caliper. Kaya tignan nyo lang yung itong side na to, yung up siya sa taas, may ano naman siya, may guide naman siya. Yun, ikabit na natin. Ito yung kanyang tornilyo. Kabit na natin. Pihitin muna natin ang kamay natin para hindi masira yung thread. Yan. Pag naikabit na natin, sigitan natin ang screw ng Allen wrench. Enjoy kita natin ng konti para at least secured naman. Okay, yan na, ikabit na natin. Bali ngayon dito naman natin siya ipopost, ikakabit yan. Tapos saka natin ikakabit itong wire. Ngayon ito, huwag nyo muna itong tanggalin hanggat hindi nyo kinakabit dun sa hydraulic, sa disc brake, kasi pag mapisil nyo to, pag mapindot nyo to, may tendency na magsara yung disc brake, yung disc nya. Kaya kailangan na huwag muna itong tanggalin hanggat hindi pa natin ikakabit. Ngayon, kung tatanggalin mo naman siya, ito, pwede, hugot, hilahin mo lang siya, hilahin mo lang pa ganun, hilahin na lang, para matanggal. Dali lang naman siya tanggalin.
sige, start natin, kabit na natin to dun sa ating pork. Iwasan niyong ma-press to ha. Iwasan niyong ma-press. Saka natin ilagay itong nut. Op, ulog na naman. Mahirap kasi pag solo ka lang. Medyo lang maghahawak. Ayun na. Nakikabit ko na yung sa taas na part. At yung sa baba. Ito rin naman yung ano, yung nut na ginamit ko dun sa ano, sa isa dati sa manual brake natin. At higpitan na rin natin. I-adjust na lang natin mamaya para mas okay. Ayan, huwag muna natin masyadong higpitan. Ngayon sa ano naman tayo. Siya nga pala, hindi na ako nagtanggal ng gulong. Kasi yung iba nagtatanggal pa ng gulong para ikabit to, pero ako hindi na ako magtanggal para less trabaho din. Kasi halos ganun din naman eh. Pero kanya-kanya naman tayong diskarte. Kaya yun, sa kanila diskarte na lang ganun, tatanggalin ng gulong. Pero ako hindi na. Diretso na. Tapos sige, tutuloy na uli natin. Dakdak ako ng dakdak dito. Ingatan nyo pala itong maano ha. Ingatan nyo pala itong masira. Kasi pag oras na sira yan, ako, papalit na naman kayo. Eh, mahirap magpalit-palit palagi. Kasi hindi naman ganun ka mura ang presyo ng mga pyesa. Luwagan muna natin dito. Suot natin dito sa dandaan lang para yan, swabe, pasok. Tapos dito dandaanan din para swabe. Hirap pasok yun. Okay na. Pasok na natin. Yan. Yan na yung formo niya. Yan na yung konti. Ito natin to. Dito, ipitan na natin. Dahan lang. Masyadong pwersa. Tapos, yan, balik natin. Ito. Ating lock sa dulo ng wire.
press nyo lang siya, ibabalik din yung pagkabilog niya. Ganun. Press nyo lang siya. Huwag naman sobra. Sira. Yan na, pumasok na. Ayan. I-press natin na konti dito para hindi siya mahulog. Ayan. Yun. Yun. Ayan. Okay na siya. Yun, mas malambot na siya. Mas malambot. Kesa sa... kesa sa dati natin break, mas malambot siya. Yun o, yun o, mas malambot, mas masarap siyang gamitin. Well, try naman natin ito, sumasabit, try natin. Pala kung gusto nung maset rong ano yung break natin dito, try nyo muna ihigpit dito, i-press nyo yung break, yung ito press nyo to yung break nyan, tapos ihigpit nyo dito. Ayan. Higpit nyo lang. Tama, higpit lang. Huwag naman yung sobra. Tapos dito, ganun din sa baba. Ayan. Tapos, try nyo ulit. Under it. Ayan. Sa una, meron pang tunog yan. Pero mamaya, titesting natin. Ikabit muna natin yung pang likod naman na brake caliper. Ikabit muna natin yung sa likod. Ngayon, dito naman ho tayo magtanggal ng magpalit ng brake sa ating pang likod. Una ho, pinakang ano ho nito, yung head ng screw nandito sa ilalim sa Mountain Peak Striker, dito yan, dalawa. Kaya ito ang una nating tatanggalin, tapos mamaya na lang natin isunod tong sa wire na ano. At yeah, simulan na natin. Ang size pala ay nagagamitin ko ay 4 by 150 mm na Allen wrench. Kapalago, pipihitin nyo pa counterclockwise. Pahigpit naman, kanan clockwise direction. Sa kabila. Tsaka kung magpipihit kayo ng ano, siguraduhin yung nakapasok na mabuti yung Allen wrench para naman hindi mabilog yung ano nyo, yung Allen, yung screw. Siguraduhin yung nakapasok na mabuti. Oop, bulog na naman. One down, medyo mahaba-haba. Pangalawa, two down. Ito rin yung ano to,
itong escrow din na to, siya rin nating gagamitin mamaya pagbalik para yung nandito sa spare na natin, itago lang natin yung kasong kailangan natin na may makuha tayo. Okay. Ngayon, tanggal na. Tanggal na ngayon ang ating brake caliper. Ngayon, tatanggalin naman natin ang itong wire clip sa dulo. Ito, tabi nyo kasi magagamit pa ito. Siguraduhin nyo huwag masira yung dulo, ha, para hindi kayo mahirapan sa pagpasok mamaya. Ito, tanggalin din natin ito. Dali lang naman nung magpalit ng ano, ng mga ganito. Mga brake. Kaya natin yun. Kaya nyo yun. Kesa naman sa dali nyo pa sa shop. Iuupat nyo pa. Babayaran pa yung mga mekaniko. Eh kung kaya nyo rin naman gawin, gawin nyo na. Ito pala yung ano, yung rear caliper natin. Tatanggalin ko muna yung screw dito para makabitan natin ng bagong brake caliper natin na Carino brand. Sukat muna natin, sir. Yun. Sakto siya. Sakto. Ito. Ito ang mga natin pasto niya. Ah, ito pala yun. Okay. Kagabit natin. Ito yan. Ano ito? Yung tinanggal ito, ganoon na, ganoon na siya. Tapos ngayon, kakabit natin ito. Pagbago ulit. Dali lang naman. Hindi naman mahirap. Ito. Itong side na, ano? Itong side na makapal. Itong side na makapal. Dito yun, sa part ng forward part niyo. Kaya manipis sa dito. Parang ganito. Kapal dito sa harapan, sa likod, manipis. Ngayon, ikakabit naman natin sa ating bagong brake. Ito. Natin dyan. Temporary lang muna natin. Ito. Gusto nyo, i-hit ko na para isang ano na lang tayo. Yan.
Ayun. Kakabit naman natin dito siya. Ito naman sa atin siya kakabit. Tapos gawin natin. Ano pa rin, gaya ng kanina. Tanggalin natin to stopper. Hilahin lang. Yan. Iwasan yung ma-press to. Itong brake para hindi siya magka-problema. Yan. Yan. Pasok natin itong ating screw. Pangalawa, pick nyo lang. Ito huwag mo na masyado kasi mamaya mag-a-adjust pa tayo. Ito. Try natin. Wala na mas masabit. Ulit tayo. Balik na ulit tayo dito sa dahan lang. Ayan. Natin. Hindi naman siya sumasabi. So, ilang libre naman siya. Okay, pasok na natin dito. Yun, pasok na. So, damage ang fire. Push lang natin ng konti para maiikot natin. Ayan. Try natin kung makagat. Hindi. Adjust na lang natin maya maya. Tapos kabit na rin natin mo.
natin to wires. Wire wire clip sa dulo. Para hindi masira yung ating frame. Ayun ba? Ayun. Pusa-pusa. Ayan. Okay na. Ayan. Mamaya, titesting natin. Napakasip lang ng pagkabit, di ba? Hindi natin kailangan pumunta ng mekaniko. Tawin na lang natin para makatipid tayo. Kaya, titesting ko, ibigay ko sa inyo yung feedback kung okay ba o hindi. Okay ba ang performance niya? Kung okay siya, recommended natin para sa ibang mga magpapalit at gagamit ng Pereno hydraulic brake. Okay, at ito na ang ating Pereno hydraulic brake caliper sa ating mounted peak striker likod at sa unahan. Natesting ko na siya, bali maganda siya, tapos sa malambot siya, malambot ang lever kumpara mo sa dati sa old stock na brake caliper, yung manual mas maganda siya. Kaya kung sa mga gusto magpalit na brake caliper para sa inyong mountain peak striker na road bike, okay na to. Pereno hydraulic brake caliper. Hindi masyadong kamahalan. Sakto lang sa presyo niya. Okay naman siya. Tinesting ko, maganda ang kanyang kapit. Okay talaga. Panalo. Kaya sunod na ride ko, testingin ko rin ulit ito. Tsaka kailangan din naman pati ng i-break in din natin ang brake pad niya. Kasi bago pa siya, kailangan i-break in din. Kaya hindi mo matuto talaga yung performance niya sa una. Pero makapit pa rin kahit bago. Okay. At nakuha ko uli ito sa mga gustong murder niyan. Dito sa Joss and Cut Cyclery. Okay yung mga item doon. Kasi yung aking fork na nilagay ko sa aking mountain bike, ito Santur XCR na airport, doon ko rin sa kanila kinuha. Okay naman siya, ganda naman. Yan ang aking mountain bike, mountain peak. Thank you.